How will you justify building more to the Filipino people who are already overwhelmed and tired of bumper-to-bumper traffic? Ako po naniniwala ako, kung pagtiningnan kasi natin yung datos, kakaunting percentage lang ng tao yung may sasakyan. Karamihan sa mga tao walang sasakyan at nakikibaka araw-araw sa mass transportation. Kailangan yung gobyerno magbuhos ng maraming pera para sa active transport, para siguraduhin na yung mga kababayan natin meron na sasakyan sa mababang halaga para nakakapunta sila sa kanilang trabaho, nakaka-uwi sila sa kanilang mga pamilya. Ito, pag tinignan natin, parang na-exacerbate pa nitong pandemic yung problema. Ngayong pandemic, nakita natin na walang mass transportation, ang dami sa mga kababayan natin ang natenga. Yung pinakahuling SWS survey, sinasabi na mas maraming Pilipino ngayon ang gusto na magdala ng bisikleta. Pero hindi handa yung mga kalye natin para sa active transport. Marami nang may bisikleta ngayon, marami yung motorsiklo, marami yung mga gustong maglakad, pero hindi handa yung mga kalye natin. Kaya para sa akin, dapat talaga ang gobyerno, ito yung binubuhusan ng pera. Na ang mga tao makakapunta sa mga pupuntahan nila at the least cost na convenient sa kanila. Hindi naman sila kawawa na nakikipagsiksikan dahil hindi enough yung ating mass transport. Pangalawa, yung infrastructure dapat din magbigay ng maraming emphasis sa rural development. Kaya nagsisiksikan dito lahat. Dahil yung trabaho nandito sa Manila, pero pag mag-invest tayo sa mga kanayunan at may trabaho doon, ang mga tao may enggan yung umuwi sa kanila.